So, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Yeah. At syempre, binabati ko rin ang isang magandang araw ang ating mga kapatid na mga ka-business. Nasiyahan po ba kayo kagabi? Aba talaga naman, ano? Sobrang saya. Ngayon, good morning po sa inyong lahat. Pero mga kaibigan, nagkaroon po tayo ng reaction video sapagkat gusto kong bigyan ng reaction video itong komento ng isang netizen ano po, na nag-comment dito po sa isang vlog natin na ginawa natin. Ano, ito po ay patungkol kay ka-business. Okay. So, ang sabi ng taong ito, ito pa masasabi, maano natin mga kaibigan. Tingnan natin ano po. Ang sabi po ng taong ito, okay, ito po yung sabi niya. Ginagamit lang ni ka-business ang pagiging charity vlogger para magpayaman. Kita naman sa gawa niya. Aba talaga naman, no? Pati si Bong, nakita niyang pwede niyang pagkakitaan ng malaki. Kaya kahit mali ang ginagawa ni Bong, ginagawa niyang mabuti si Bong sa tingin ng mga tao. TNG, ayaw kong bigasin yung salita na yan, no? Hindi makakahalata sa mga ginagawa ni ka-business. Oy, grabe siya, no? Grabe siya. Well, mga kaibigan, ito po ang tumpukin natin. Ano? Para po sa taong ito, una, hindi ko sana bibigyan pansin ito. Pero, sige nga, baka nagpapapansin. Pero sa kaliwanagan ng lahat, kasi dito siya nag-comment sa akin. Alam mo, sir, sa pagkakaalam ko, bago pa mag-vlog si ka-business, may business na siya. Ito po yung kanyang sewing machine. Today, ang vlog po natin ay patungkol doon sa paggawa ng t-shirt. Ano ba yung mga kailangan makina para ka makabuo ng t-shirt? So, may silang pang-vlog natin na ito mga ka-business, pero very informative po ito. Lalo na doon sa mga ka-business natin na nag-iisip, nagpa-plano kung ano yung gusto nilang maging negosyo, ano yung ipuputap nilang negosyo, isama nyo po na dapat i-consider itong paggawa ng t-shirt. Kasi kaya nga ho ako, naging idol at nasundan ko siya. Kasi ang kwento po niyan, binigyan niya ng isang sewing machine si Japper Sniper. At binigay naman ni Japper sa kanyang lola. Yun po yung kwento doon. Ang pagiging charity vlogger ay napakahirap na gawain. Kasi una, kung wala kang sponsor, walang sumusuporta sa iyo, ikaw mismo. Ilang beses natin at paulit-ulit na ipapaliwanag na si ka-business ay sadyang kakaiba. Dahil yun palang sahod ng kagwang ay mula sa kanyang revenue. At kung nagpapayaman siya, wala nang kagwang-kagwang. Huwag na natin lagyan ng kagwang. Kaya naman ni ka-business mag-vlog. Idi siya na lang, magkano bang nasasahod ng kagwang na awas doon sa revenue na kanyang kinikita. Stable na ang kanyang channel. Kayang-kaya na niyang gumawa ng vlog kahit walang kagwang. Pero bakit nandyan pa rin? Kasi iba ang puso niya. Ang puso niya ay pagtulong at hindi niya sinusulo ang kanyang kinikita. Sa usaping pinagkakakitaan niya si Bong, ito magandang usapin mga kaibigan eh. Tingin ko itong taong ito, hindi ko alam kung may inggit, may galit. Alam mo kasi kaibigan, hindi ko masabi kung ano nga ba ang gusto mo. Ayaw mo bang magbago ang tao? Sinasabi niya na mali ang ginagawa ni Bong. Ang tanong, sinong taong hindi nagkakamali? Tinutolerate daw di umano. Alam mo, sa larangan ng pagbabago, sa proseso ng pagbabago, importante na tinitingnan mo at nakikita mo yung mali ng tao. Pero hindi naman agad-agad yan eh. Hindi pwedeng pagkamali, papaluin mo agad para itama. Sa sitwasyon ni Bong, importante maintindihan mo kung ano ang kanyang nagagawang mali para ang solusyon na ibibigay mo ay tukma sa kailangan niya para sa pagbabago. Kung tinutolerate ni ka-business yung mga maling ginagawa ni Bong, edi hindi na po pinadala sa rehab. Magkanong ginastos ni ka-business doon sa rehab? Edi sana hindi na dinalayan doon si Bong kung itinutolerate man lang. Hindi ho ba?
Para sa kaalaman ng lahat, ang bahay po na tinitirikan na yun ni Bong ay mula po sa revenue ni Kabusiness. Ngayon, sasabihin natin, ginagamit si Bong. Oo, hindi natin may pagkakaila. Nag-viral si Bong, kumita si Kabusiness doon. Pero, ang nakakatuwa lang dito, si Kabusiness, yung kinikita niya sa pagbablog, kasabay doon sa mga kinikita sa revenue, doon sa mga vlog ni Bong, ibinabalik niya sa tao. Ibinibigay niya sa pamamagitan ng kanyang charity mission. Sana naman, sir, maunintindihan mo ito eh. O, di ba? Ayaw mo bang mabago si Bong? Alam mo, ang isa sa nakakatuwa, mga kaibigan, hindi ho ba? Dito sa ginawa nilang, yung family day, aba, nagulat ako doon. Kahit si Kabusiness ay nagulat doon. Nang sumayaw si Bong at si Papa Dins, isang napakagandang indicator na malaki na ang pinagbago ni Bong. Bakit? Nakakaya na niyang ilabas yung kanyang expression kung natutuwa siya. Hindi na siya nahihiya. Malupit yan yung pinakita niyang sayaw doon. Isang malaking pagbabago at indicator niya na iba na ngayon si Bong. Pangalawang punto. Hindi ho ba doon sa video call ni Clarissa, kung inyo pong napansin yon, tinanong siya ni Kabusiness, anong mensahe mo? Sabi niya, salamat sa Panginoon. Kinikilala na ni Bong ang Diyos. Napakagandang indicator yon, sapagkat ang tao, kapag kinikilala na niya ang Diyos, ito ay isang daan ng pagbabago. Matatakot na kasi siyang gumawa ng hindi kaya-aya dahil takot siya sa itaas. Ngayon, hindi mo ho ba? Hindi ka po ba masaya? Tinignan ko yung channel niya. Lorenzo ang pangalan niya. Bagong channel, mga kapatid. Hindi ka ba masaya sa ganyan? Kung pinabayaan ni Kabusiness si Bong, ang tanong, anong Bong mayroon ngayon? Baka nga ho, hindi na ho natin na nakita. Eh baka si Bong, baka kung saan na napulot yan. Pero tinaga ni Kabusiness. Kung hindi niya tsatsagain ito, sa tingin ko, hindi darating tayo sa punto na mababago ang pag-uugali ni Bong. Kung noon pa man, nakita niya, kahit sino, maraming nagsasabing mali. Ang pinakamagandang punto, marami si Bong ginawang mali. Kahit ako, nakita ko yun. Marami yun. Pero yung pagyakap ni Kabusiness ay hindi pag-tolerate, kundi kaparte ng proseso ng pagbabago. Pinag-aaralan niya kung saan niya ngayon papasukin si Bong. O di ba nagtagumpay siya ngayon? Nagbago si Bong? Ibang Bong ang ating nakikita ngayon? Sa usaping pagkitaan, normal po yun, mga kaibigan. Kung may manood, syempre, kikita. Pero balikan mo yung paliwanag ko, sir. Yung paliwanag ko about sa revenue. May paliwanag ako. Mayroon po akong reaction video doon. Dahil hindi porkit malaki ang view, pwede pong lumaki ang revenue. Depende po yan sa nanonood. Kung ini-skip naman nila ang ads, wala din pong kwenta. Sa akin lang, sir, siguro maging masaya tayo sa nagagawa ng tao. Pasalamat tayo at may taong katulad ni Kabusiness na handang sumugal ng kanyang panahon, na handang sumugal ng kanyang kakayahan at panahon na ibigay sa iba. Katunayan, kung titingnan natin ang pamilya ni Kabusiness, stable na sila. Kahit walang vlog, kayang-kaya nila. May negosyo naman sila. Pero tulad yan ang sinasabi natin, it is because ministry ang turing nila sa kanilang ginagawa. May kita o wala, tuloy-tuloy sila. Sana, sir, buksan natin ang ating isipan ng maliwanag para patas ang ating pananaw. Huwag tayong maging bias. Lalabas doon, maaaring sabihin ng iba, baka may inggit po tayo kay Kabusiness. Mga kapatid, ipipin ko po itong comment niya. Puntahan niyo po dito po sa vlog ko about kay Kabusiness. May vlog po ako about kay Kabusiness. Ipin po ninyo, mga kaibigan, ha. Itong vlog na ito doon po sa comment section, ipin ko po para tulungan niyo akong ipaliwanag sa taong ito, ipaintindi sa taong ito
itong komento ng kanyang mintewan, pansinin natin. Eh, nagpapapansin naman, di ho ba? Eh, di pansinin natin. Obay ito mga kaibigan, hanggang dito lamang po muna at ako po'y babiyahe pa Bulacan. Ano po? Meron po akong lalakbayin papuntang Bulacan. Siyempre, bago po tayo maghiwa-hiwalay, hingin ko sana sa inyo mga kaibigan, patuloy po natin suportahan ka-business official at ganun din po kay Papa Dins. So, congratulations Papa Dins, ang galing yung sumayaw. Oo, talagang kuyang-kuya ka ni Kuya Bong kasi at least kahit papano nadadala mo si Kuya Bong makapag-participate. And congratulations din, Mrs. Kabisnes, at sa lahat ng mga kagwang. Ayan, napasaya ninyo talaga ang sambayan ng Pilipino. Siyempre, gabi, sobrang saya po ng mga tao. 10,000 ang nanood po ng actual live. Oo, mga kaibigan. Naku, napakasaya po niya. So, sa muli po, ako po si Taong Gala. Siyempre, taus-puso din po tayo nagpapasalamat sa mga ginigiliw nating mga kabisnes at mga kapapi. Salamat po sa inyo pong pagtitiwala sa isang taong gala na mabigyan po ng reaksyon ang lahat ng mga video ni Kabisnes. Kaparte na po ako ng Kabisnes at siyempre, sobrang salamat po sa pagyakap nito at pagtitiwala po ninyo. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming salamat.